And courteous ng Batangas. Paano mo ka malalaman na ikaw ay nasa Batangas? Abay, syempre, kapag ikaw ay nakakarinig na ng mga salitang alae, ga, yan, yung ba sa Maynila nagiging ga dito sa Batangas. Yung po nagiging ho, yung opo nagiging uho, yung ano ba, bakit ba, din sa amin sa Batangas eh, ano ga, bakit ga, alam nyo din sa amin sa Batangas, ang maaarte sa amin yung ano, halimbawa taga Batangas ka, tapos isang araw ka lang naman nakarating sa Maynila, pagbalik mo din sa amin, ang salita mo na eh, eh, kasi naman eh, eh, shine ba? Inang, sadyang pag ikay makakarinig ng ganyan din sa amin, ang sarap silihan ng mga bunganga, ang sarap lagyan ng mga asin. Yung mga mahihilig magkase, mga, saan ba? Ay, sasabihin, saan ka? Nako, sadyang mo namang mapapapotok mo ang mga nguso. Kwento ako nung first time kong pumunta ng Maynila. Sabi sa akin ng tatay, para daw ako hindi pagtawanan at hindi mahalatang Batanggenyo, ako daw ay magkase. Yung daw mga salitang ano ga, bakit ga, saan ga, paltang ko daw ng ba. Gawin ko daw, ano ba, bakit ba, saan ba, okay ka lang ba, sa halip na okay kaglaang. Ay noon eh, kami nagkaklase sa school. Ako'y sigaw na. Sabi ko eh, ma'am! Ma'am! Ang laki ng daba! Ang laki ng daba! Sabi ng teacher ko eh, anong daba? Daba! Daba! Tapos nakita yung itinuturo ko. Sabi ng teacher ko eh, ano bang daba yan? Daga yan! Daga! Sabi ng tatay ko, paltang ko daw ng bayong ka. Tawa naman kayo. Ang pangalawa pang katangian namin mga Batanggenyo, pag kami nagsasalita, parang kami igalit. Kami isigawan ng sigawan, parang analayo ng mga kausap namin. Nagsumbong nga ang kaibigan ko sa akin. Sabi sa akin eh, Diyosa, bagay ng iyong nanay, ako eh sinisigawan. Parang galit yata. Sabi ko eh, ano ko sabi sa iyo? Sabi sa akin eh, ay, kayo kumain na din eh, tara lalamig ang hayan! Ay, magkikain hindi pa napunta din eh, pumunta na kayo din at kumain na kayo din eh! Huwag na kayo mga mahiya pa, yung ganado ng mga pinggan, kayo kumuha na daon! Naku, sa totoo lamang ho, eh, ganun ho talaga kami magsalita, parang kami laging galit na galit, parang alayo ng aming mga kausap, pero alam niyo sa totoo lamang ho, sweet na ho kami noon. Kami na magkakapatid, kapag inaalo ko ng kape ang aking kapatid, ako ipasigaw din. Nay, ako maging sweet. Sabi ko eh, hay! Ikay, uminom na din ng kape. Pero sa totoo lang, ako'y malambing na noon. Alam nyo, ang isa pa naming ugali mga Batanggenyo, huwag nyo kaming tatanungin kung saan ang papunta doon. Alam nyo kung bakit. Garne, kapag ka tinanong nyo ang mga Batanggenyo, kunyari, saan ho doon ang bahay ni ano, ni Aling Tarasin yung manghihilot? Sasabihin ng pinagtanungan mo eh, ay dyan lang. Di ikaw ilakad. Ang layo na nilakad mo. Tapos mamaya hindi kinapagod na, magtatanong ka ulit. Manong, saan ho din ang bahay nung Tarasin yung nanghihilot? Isasagot sa iyo nagtanong eh, dyan lang, gaya lumakad ka diyan ng kaunti. Lakad ka na naman, lakad. Ang layo na ng lakad mo. Magtatanong ka ulit. Kuya, saan ka ho din ang bahay ng Tarasin yung manghihilot? Sabihin sa iyo nung pinagtanong mo na naman. Ay, dyan lang naman yan. Dyan. Maglakad ka lang. Ewan ko, sa tunay talaga, bakit kami mga taga-Batanggenyo pag tinanong mo kung saan? Yung kahit malayo, para sa amin gay, parang kalapit. Ang sagot namin, eh, siya dyan lang. Nagdadala kami eh, siguro eh, sanay nang naglalakad. Kaya sa amin parang ang lapit lang. Pero sa iba, yun ipagkalayo na. Kaya feeling ko, ang diyan sa amin, yun eh, malayo. Yung dini,
Parang sa amin eh, ang lapit, pero sa iba talaga, magsakay ka rin ng jeep sa tunay. Ang isa pang, ako, talagang katangian ng mga Batanggenyo. Lalo na dinis sa amin pag may patay. Talagang, ang mga tao dinis sa amin ay best actress. Talaga, walang sinabi ang mga artista dito sa Pilipinas. Kunyari, namatay ang asawa. Naku po, ang iniwang byuda, ang iyak eh, naku po, asawa ka! Anong bait ng asawa ka? Bakit ikaw pa? Pero nang nabubuhay, naku po, talaga namang kung maisong pang mamatay na. Naku, kung nakakagising lamang yung patay na, baka nasipa na, natadya ka na. Alam niyo sa amin din yun, lalaki. Naku po, ang iyak ng asawa ay iba ang mga sinasabi. Ay garni eh. Asawa ka! Naku po, asawa ka! Ay sagaling humalik sa akin! Naku po! Bakit ikaw pa? Sino na? Sino na ang ahalik sa akin ngayon? Pero ako'y nagtataka. Parang nagpaparinig na. Parang siguro gusto na ulit mag-asawa. Parang ang iyak eh, ano eh, nagpaparinig sa ibang mga lalaki eh. Oo, ganyan makaiyak ang mga taga Batangas. Talaga namang palahaw eh. Oo, talagang mauutas. Sabi eh, may namatay din eh. Sa aming kapitbahay ko. Eh di umuwi ang mga anak sa abroad. Aba eh, kararating pala ng balikbayan eh. Yung isang kapatid na nag-aalaga, eh, sigaw na sabi, kuya, ang inay, patay na ang inay. Sabi ka ng mga balikbahin eh, alam namin, ay kaya nga kami umuwi, alam namin patay na, ay ba't yan ka, ganyan. Alam ganin nyo, kalimitan pa sa mga Batanggenyo, kapag sakay sa jeep, ang paserong jeep, hindi na para. Kalimitan sinasabi, kuya, kami ibababa nyo din yan sa gasolinahan ha. Kuya, dyan lang kami sa may waiting shed. Ay kuya, wag mo kami ilalagpas dyan sa may gilingan. Baga nga, bakit hindi na para? Ang lagi yung sinasabi kapag nasa tapat na ng bahay, hop! Hop yeah! Ay, dito na! Miss Enemy ka lang pagpa ng jeep. Ay! Kuya, hop yeah! Hop! Hop! Alam ninyo, ma-istorya ko nung ako'y high school. Ako may nakasabay na ali. Sabi sa driver eh, ay tutoy, okay, wag mo ilalagpas diyan sa may asong puti. Hayo, yun yung asong puti. Ay, nung nandoon na sa tapat na may asong puti, eh, nagdire-diretso pa rin ang jeep. Sabi ng ali eh, ay tutay, okay, lagpas na, tutay, okay, lagpas na. Ay dire-diretso pa din ang driver. Aba, paano ang asong puti ay nagtatakbo? Takbo ng takbo, ay di, ang jeep ay takbo din ng takbo. Hindi natigil. Okay, last joke ko na yon. Okay, hindi kayo tumawa, okay, last joke. Nyo, ang isa pa talaga sa napakagandang ugali ng mga Batanggenyo, napaka-hospitable namin. Nako, kung kayo ibisita namin din sa amin, nako talaga namang mabubusog kayo. Kahit walang pera, magkakapera. Tinga, ako'y utas na ng pag-iyak sa inay. Sabi ko, inay, bili niyo naman ako ng coke. Bili niyo ako ng coke. Ako po, kahit ako'y gumong na sa lupa, hindi ako binibigyan. Ano nung may dumating na bisita eh, mga kumari eh, agad eh nakapagpabilisahan ng coke. O at nung inilalagay na sa pitchel ang coke eh, ako'y kinukurit pa. Sabi sa akin eh, kayo umalis muna din at nakakaya kayo sa mga bisita. Yan, ganyan. At alam niyo pa, tandang-tanda ako talaga, kami walang makain. Baguong lamang ang aming pangulam at toyo. Aba, ano kayo nung may dumating na bisitang inay eh, yung kaisa-isa naming alagang manok. Pinatay! Samantala kami, Diyos ko po, wala na kami maiulam. Yung manok na yun, eh, naku po, hindi maisipang patayin. Aba, kung kailan may dumating na bisita, isa ka, ano eh, pinatay eh. Makapagmayabang! Once again po, ito po ang inyong Diyos po, karatang daddy. I love you all. Bye!